Yun po, no? Dito lang, online tutorial po tayo. Quarter 1 week 4. So, set up po tayo ng user access. So, mahaba po yung setup ng user access. So, ano ba yung kailangan natin o ano ba yung matututunan natin sa araw na tutorial na to, no? So, sa araw na to, maintindihan natin ano ba yung mga different types ng server. No, server role na ginagamit sa Windows Server 2008 R2. So, ano nga pala, no? Ang Windows Server natin ay marami siyang family or marami siyang variation, marami siyang marami siyang klase, no? Marami siyang types ng Windows Server. So, bakit ginamit natin yung Windows Server 2008 R2? Dahil ito'y compatible doon sa Windows 7. Karamihan kasi sa mga school and company ay gumagamit pa ng Windows 7 sa mga client. So, ngayong araw na ito, mag-i-install din tayo, mag-configure tayo ng domain controller. Kung naalala nyo na nakaraan, di ba yung sa ginawa nating network, di ba, sa network natin sa computer ay may kanya-kanyang doon ka gagawa sa isang computer, doon ka gagawa ng account mo. Then pagka nagka-problema, gagawa ka naman sa panibagong computer. Then pangatlo, pang-apat hanggang sa sunod-sunod na siya, ano po. So sa server natin ang gagawin natin, isa na lang ang gagawin natin. No? Ang paglalagay natin ng account. Ito ngayon, pag-i-install natin, pag-configure ng domain controller. So, last time, so recap tayo. So, last time, di ba nag-ano tayo, nag-set tayo ng IP address doon sa ating server. So, nag-static IP address tayo din. Nag-change name tayo. Naalala pa ba nung last week yung ginawa natin? So, yun. So, good morning po kay Sir Alex, si Ma'am Alexandra, and Sir Haji. So, thank you po for watching. So, next natin. Ito na yung server role na tinatawag. So, kaiba siya doon sa ating mga operating system na ginagamit, di ba? So Windows 7, ano ba yung makikita nating GUI sa kanya? O dito sa Windows Server natin, iba naman. So magsi-setup ka na rito. Dito ka magsi-setup para si server na yung gagawa nung lahat ng trabaho, no? Hindi na ikaw yung mismong sa PC 1 ginamit mo, nag-save ka. Then, ika-copy-paste mo para sa share folder. So, hindi na pag gumamit na tao, na-configure mo na yung server, siya na yung bahala. No? Then, sa pag-manage na account, so, si server na rin ang bahala. Kahit saan ka mag-login, basta username and password, makakapag-login ka. Parang, ano siya, walang iniwan sa Facebook, di ba? Kahit saan ka lugar, pumunta kahit anong gamit mong devices, nakakapag-login ka through username and password. So, yung account. No? So, ganun din ang isa-setup natin server. So, nga pala, ang isa-setup natin dito sa server ay yung mga talagang ginagamit lang. No? Sa assessment ng TESDA, then doon sa company. So, yan. Ayan ang itsura niyan. So, meron tayong Active Directory Certificate Services, Active Directory Domain Services, yung Federation Active Directory, Lightweight Directory Services, Application Server, DHCP Server, DNS. So, ang mga gagamitin lang natin sa kanya, yung Active Directory Domain Services muna yung install natin. Then, yung DHCP Server, DNS Server, File Server, Network, Print and Document Services, and Remote Desktop. So, ayun yung mga importante muna. No?
ang ating itatakil doon sa buong tutorial natin. So pag kami, meron ba tayong time? So yung mga naiwan na magagamit na natin sa trabaho, ay na hindi discuss natin. Okay. So ano ba yung mga survey role natin? No? So survey role natin na una, number one, si Active Directory Domain Services. Bakit kailangan natin siya? So ang sabi, siya yung survey role na nag-a-allow sa admin natin to manage and store information about resources from a network. So ayun ang magiging database natin. Diyan natin ipapasok lahat ng account, lahat ng ating mga password, ang ating mga files, ang IP address, no? Lahat, no? Lahat ang Active Directory, so siya magsisilbing ano nga data bank natin. So kailangan na siya muna 'yung mauuna na paglalagyan. So palang iniwan niya sa facebook.com. So facebook.com, google.com. So ayan, may mga domain, no? May mag-login ka lang, username and password. So may mga account. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng lalagyanan ng account. So ayan yung unang server role natin, yung ADDS o yung Active Directory Domain Services. Then next natin, DHCP server. So ang DHCP server natin, so is a network server that automatically provides and assign IP address, default gateways and other network parameters to client devices. So ang DHCP natin, so dynamic host configuration protocol, no? Automatic IP addressing. So kung meron kang pinaliwanag ko noong nakaraan, kung meron kang limang computer, pwede na static, no? 192.168.1.1 to subnet mask 255.255.255.0, then IP default gateway 192.168.1.1. Pero kung marami na, inabot na ng 50, so paulit-ulit yung gagawin mong paglalagay ng IP address. Inabot na 100 computer. So paulit-ulit na naman, no? Papunta ka ng IP address, then subnet mask, default gateway, pupunta ka na naman sa panibagong PC, maglalagay ka na naman ng IP address. So napakatagal na proseso. Kung inabot ng 500, so siguro napakahirap naman sabihin yung trabaho ng network administrator yon. Kaya diyan papasok ngayon yung DHCP server natin, i-configure natin lahat ng kumonek na PC, bibigyan niya ng IP address. So ganun lang kasimple yun, ganun lang kadali. No? Once na kumonek ka kay server, kumonek ka sa domain, hindi mo na kailangan lagyan siya ng, hindi mo na kailangan pumunta ng network connection, IP address, default gate, subnet mask, default gateway. No? Hindi mo na kailangan gawin yon. So naka-obtain ka lang. So bahalang magbigay ng IP address ay ang server. So malaking tulong, lalo na kung nasa 100 o 50 PC, 100 PC, 200 PC, 500 PC. Siya yung bahala, no? So may limit nga pala yung ating server na kung saan hanggang 253, then magsiset ulit ka ng panibagong DHCP server o yung scope, no, na 192.168.2.1 naman yun, no? Itong isa kasi kanina na DHCP server natin, na pag inabot na siya ng 253, 192.168.1.253, then yung kasunod na server scope na gagawin natin ay 192.168.2.1 naman yon. So pwede yun kay DHCP server natin through scope. So hindi mo na kailangan
matagal, no, kalalagay lang ng IP address. At lalo na panagka-problema yung isang computer, pinalitan, so mababakante yung isang IP address. So dito sa server natin, DHCP server natin, siya yung bahala, no? Bakit palitan mo siya ng ibang computer, kinonect mo kay domain, so automatic, bibigay niya ng IP address. So good morning po sa mga bagong, sa ating mga sumusubaybay sa atin. Next po natin, DNS server. So, si DNS server naman translate domain name into IP address. So, making it possible for DNS client to reach the origin server. So, sabi nga, ang ginagawa ng DNS server natin, dinatranslate niyan from IP address sa name, no? Yan ang trabaho niya. Mahirap kasi yung tandaan nang itatype mo sa ating address, no, pagka pupunta ka sa internet o sa network, ang itatype natin ay yung IP address. So halimbawa, imbis na facebook.com, ang itatype natin yung IP address mismo. Mahirap manghula o mahirap tandaan ang IP address ng isang site, no? Lalo na doon sa ating mga sa network. Kaya ang ginagawa ng DNS server natin, kino-convert niya o tinatranslate niya from IP address to name. So nag-type ka ng name, i-convert niya sa IP address, hahanapin niya yung IP nung kung ano yung hinahanap nating server, then i-convert niya from IP address to name para mababasa niya. So ayun ang trabaho niya, no? So tinatawag siya na phone book ng network. Kasi lahat ng IP addresses, lahat ng number natin ay siya yan ang bahala. Okay? So next natin, so file server. So ang file server natin, so responsible for the storage and management of data files. So malaking tulong, no? Malaking tulong sa isang company o sa network. Dahil hindi na nagkalat yung files na isesave mo pa o sesend mo roon sa ating shared folder. O may ginawa ka doon sa PC1, o isesend mo ngayon siya doon sa shared folder pagdating ng hapon para mabasa nung mga boss natin makagawa ng report. So malaking trabaho na nagkalat yung files at may tendency hindi masasabi, masisira ang computer. So yung mga files, importante yung mga files na masave. E ba paano kung wala ka namang file server? So yun nga, nagkalat ang files natin. So napakagulo. Kaya nga, ano? Napakagulo, napakahirap i-manage pagka magulo o nagkalat yung mga files. So dyan papasok ngayon yung ating file server na kung saan, kahit saan ka mag-login, no? Gagawa niya ng paraan. Halimbawa, ako yung department ko ay sa finance. Then lumugar ako doon sa lugar ng cashier, doon ako nag-login, then password. So nag-save ako doon sa cashier department. So yung files na sinave ko doon sa cashier department, hindi ko na kailangan magdala pa ng flash drive para i-save doon or i-send ko sa shared files, no? Then para makuha ngayon nung network administrator, ikaka-copy paste din dun sa fold sa ginagamit kong unit. So ang trabaho ng file server, kahit saan ako lumugar doon, dahil naka-login ako doon sa aking account, automatic yung kung saan ako nag-save, then
ang mangyayari sa kanya, pag nag-save ako doon, pupunta yung files ko doon sa folder nung department namin, doon sa folder ko. So yun ang magiging ano, magiging scenario natin, no. Nag-save ako doon kay cashier. Pagka-save ko nung files ko doon, automatic pupunta yan doon sa folder namin ng finance. Then hindi lang basta sa finance, doon sa pangalan ko. Nagkaintindihan na 'yo. So gagawin natin 'yan sa mga susunod pang mga tutorial, no? Step by step. So good morning po kay Sir Saibin, kay Ma'am Ayana, kay Sir Virgilio, and Ma'am Liancy, and Sir Mark, and Sir Noelaine. So tama po yung sabi ni Sir Mark, server roles play a vital role in saving or file bursting database server. So ayun po. So good morning po sa inyong lahat. So next po tayo. So print server naman, no? So sa print server naman, so devices natin that allows you to share a printer with multiple computer. So magkakaroon tayo rito ng ito yung nasa network yung printer natin, no? Kahit na ang gamit mo lang ay internet, makakapag print ka ng report. Tapos sa lahat ng mga ano natin, lahat ng mga kailangan natin i-print, hindi mo na kailangan hiramin yung printer niya at ilagay doon sa computer mo, no, para makapag-print ka, or isesend mo yung files doon kung saan naka-install yung printer, then makikiprint ka. So abala yun, malaking abala. So mangyayari, meron tayong tinatawag na print server na kung saan lahat, no, lahat ng naka-account ay pwede mag-print doon sa server. Pero meron limit, no? Dahil sa si network administrator, hindi naman siya papayag na lahat kayo ay makakapag-print kung hindi yung mga authorized lang. So, paano ginagawa yon? So, sa mga, yun nga, sa susunod na tutorial natin, sa mga incoming tutorial natin, gagawin din natin yan. So, pinakita ko lang sa inyo yung mga ating mga server roles na gagamitin. Then, yung ating remote desktop. Ito importante, no? So, ability to connect with use a faraway desktop computer from a separate computer. So, remote desktop user can access their desktop, open and edit files, and use application as they were sitting in their desktop computer. So, yun. Imbis na pumunta ako sa 5th floor, 10th floor, pumunta ako sa building 9 dahil nagka-problema yung kanyang computer, hindi na, no? Doon lang ako sa server room, i-remote ko lang yung PC na yon. Then, kung lalagyan lang siya ng operating system, na corrupt operating system, o lalagyan lang ng mga updates, hindi ko na kailangan pumunta pa ng 10th floor, 9th floor, no? Abala yun, malaking abala sa ating mga sa company. Lalo na doon sa nagmamanage ng network. So, ayun. So, number one na kailangan natin, yung connection doon sa server and remote nating client. So, meron ding ano yan, no? Sa pagsisetup naman yan, pwede ka rin, ano, pwede mo rin i-remote yung halimbawa ay kung nasa bahay siya, no, yung computer niya kung nasa bahay at member siya ng inyong domain o kasama siya sa network niyo, kahit work from home siya, using the internet, mare-remote mo siya, pwede yung masend ka agad kung ano yung mga report na gagawin niya.
So ayun ang trabaho ng ating remote desktop. So yun. So natakil na natin kung ano-ano yung mga gagamitin nating mga server roles. So ito naman tayo, no, doon sa pag-install at pag-configure na tayo ng domain controller. So yun. So last time, 'di ba nag-set tayo ng ating pangalan, no? Nagpangalan natin, ginawa nating ABC SRB, then yung configure natin yung ating network na static yung 192.168.1.3, then subnet mask 255.255.255.0, then 'di ba naglagay tayo ng default gateway, saka yung preferred DNS niya ginawa nating 192.168.1.3. So okay, na-setup na natin 'yon. So paano ba 'yung gagawin natin para makapunta tayo o makapag-setup tayo ng domain controller? Ito na 'yung mismo gagawin natin database, ha. Ito na mismo 'yung paglalagay natin ng mga account, no? Siya na 'yung magpapagana doon sa ating server. So excited, no? Una, doon sa ating initial configuration task, lilitaw yan. Sa ibaba, nung tabi ng start, meron nakalagay server manager. Nakikita? Ayan, server manager. So, kiklik mo lang siya, server manager natin. Then, pagpunta rin sa server manager natin, meron siyang, ayan, nakalagay, server manager. Lilitaw siya. Then, after nyan, punta lang tayo ng roles. Comment lang kayo pag mabilis, ha, natin, no, yung discussion natin. So, pwede rin isulat, no, isulat para matandaan kung paano siya ginagawa. So, una natin, ginawa, pumunta ako ng server manager, then roles. Okay? Then, mag-a-add roles ako. Ayun. Add roles, then next lang ako, no? So good morning, yan kila Ma'am Lori, Sir Rixan, and sa lahat, no? Sa lahat ng ano-ano. Okay, balik tayo. So after natin mag-add roles, then next. So ito na yung lalabas na yung ating server roles, no? So magche-check ka lang dito, then magko-configure tayo. So ang unang ilalagay natin yung Active Directory Domain Services, no? So yun. Then pagka-click ko siya, may lalabas sa kanyang add required features. So yung net framework natin na 3.51 features. Then add required features lang tayo. Then, ayun na siya. Okay? Then, next lang. Then, next. Okay? Susundan ba? Then, install. So, after natin ma-install, yun, may lalabas dito, close the wizard and launch the Active Directory Domain Services Installation Wizard o yung DC promo natin. So, pwede kang mag-type dito ng DC promo or dito. Ano ba yung DC promo? So, ipopromote natin yung ating domain controller, no? Doon na tayo gagawa nung database natin o yung pangalan na paglalagyan ng ating mga account. Okay. So, after pa-click niyan, then mapupunta na siya rito kay Active Directory Domain Services Installation Wizard. Okay. Then, next lang tayo. So, tatanungin ganyan, operating system compatibility. So, next lang. Then, create a new domain and a new forest. Kasi bago lang yung gagawin nating
network. Nasundan ba? So kung meron namang existing, no, meron ka ng network dati at sasabi ka lang sa kanila, no, halimbawa, meron na si ABC, ABC.grocery.main. So ito naman ang gagawin natin, existing ay ABC.grocery.branch.local. Nasundan ba? Pagka-existing. So mapapansin nyo bakit pores. So pores. So ang network natin ay mahalin tulad natin sa isang branch ng branches ng uno, di ba? Ng tree. Di ba? Tama? So ganun ang network natin, di ba? Sa labat na branches. So ang sabi sa atin, gagawa ba tayo ng o magtatanim ba tayo ng bagong domain o bagong network o bagong puno doon sa ating bagong pores o maraming network, no? Pag sinabi kasing network, so kinoconsider siya as branches of tree o tree, then maraming puno o maraming network, so i-consider natin na gubat o pores. So yun na. So create a new domain in a new forest. Kaya siya mayroong new forest. Then next lang tayo. Then yun. Name the forest root domain. So papangalanan na natin. Ano bang pangalan ng gagawin kong network? Ano ba yung pangalan ng domain na tinatawag natin? O, ano ba yung pangalan niya? So, ang root domain ko, ang gagawin natin, dahil bago pa lang, di ba? So, gagawa natin yung ABC grocery, sample natin. So, si abc.grocery.local. So, pwede ka rin mag .net, .com, pero kung sa local level lang naman, that local na lang, no, para hindi ka rin maliko. Baka kasi may kaparehas na domain yung gagawin mong domain. So, hindi rin din masasabi. Kaya, that local ang lalagay para at least malaman mo that pang local lang naman no, sample natin. Okay? So, tinipe ko na. Then, next lang ako. Then, tatanungin ka niya, no? Set forest functional level. So, dito naman, kung ano yung ginamit nating operating system, kung anong klaseng Windows server ang ginamit natin, ayun ang ilalagay natin na functional level. So, nga pala, no? Ang ginamit natin ay Windows Server 2008 R2. So, pag sinabing R2, 64-bit. Pagka Windows Server 2008 lang, 32-bit yun. So, 64 ang ginamit natin dahil para doon sa kanyang processor, saka doon sa kanyang RAM, no? Na compatible doon sa ating 64-bit. So, yun. Set pa forest functional level. So, Windows Server 2008, R2. Dahil R2 ang pinang-format natin o ginamit natin na server. Then, next lang ako. Yun. So, kung mapapansin nyo, naka-check na yung DNS server. So, pag hindi siya naka-check, i-check lang. Then, next lang tayo. Para kasama na siya may install, no, yung domain name system natin na sa server, kasama na siya mai-install pagka nag-install tayo ng Active Directory natin. Then, next lang. Then, tatanungin ka lang yan. Then, yes lang, no, isasama ba siya roon sa ating abc.grocery.local. Yes lang. Then, database folder, kung saan doon mapupunta o doon nakalugar yung ating mga account, no, yung username and password.
So, pwede mo siyang i-browse kung saan mo siya lalagay. Then, next lang. Then, tatanungin kayo ulit tungkol doon sa domain password. Noong nakaraan, pinaliwanag ko sa inyo, di ba, na magkaiba yung may parehas lalagyan ng password yung Windows Server Windows Server after na ma-format, di ba? Tatanungin kanya na lagyan mo siya ng password. Ganon din naman dito sa domain natin. Sa domain natin, kailangan mo rin mag-produce ng password, no? Na alphanumeric din na maximum ng 9. So ang advice ko bilang nagsisimulang network administrator, so kung ano yung ginawa mong password doon sa server natin, ganun na rin ang gawin mo doon sa domain natin. Kasi ikaw lang naman makakapagbukas ng server, no? Walang ibang tao makakapagbukas ng server kung hindi yung ating network administrator. O kung ikaw ang network administrator, ikaw lang ang makakapagbukas nun. So, yun, no? Tatanungin ka niyan. So, nilagyan ko siya ng password. Pinarehas ko na rin doon sa ating server password para hindi na ako malito. Then next lang. Pero may option pa rin na nasa sa inyo pa rin yan kung kayo na yung magpapalit. Then next lang tayo. Then summary, no? So summary natin. So netbios domain name ABC forest level Windows Server 2008 R2 domain. So, ayun pa rin. Then, next lang tayo. Then, after nyan, reboot on completion na tayo kasi once na natapos siya, magpapareboot pa, no? So, kung i-check mo na siya, automatic na siya mag-re-reboot doon sa ating server. So, ayun. Then, ayun, no, nung na-reboot na siya, press Ctrl Alt Delete. So, laging ganyan, no? Laging ganyan si server. Kapag nagla-log off siya, lagi niyang pinapre-press yung Ctrl Alt Delete bilang security. Kasi magla-log in ka na sa kanya. So, ayun na siya, no? Lumabas na yung domain natin, yung ABC, then yung administrator. So, ikaw, yan. Kasundan. Then, password lang. Nag-set ako ng password. Then, so, ayun na siya. No? Yung abc.grocery.local. So, kung mapapansin nyo, yung full computer name natin, abc.srb.abc.grocery.local. So, ayan na yung ating domain na kung saan ay pwede kang maggawa na o maglagay na ng IP address na ipamimigay mo doon sa ating account pala. Pwede kang mag-save ng account na kung saan ay dyan na o ikaw na makakapag-save na kung sino-sino mga department ang gagamit at sino-sinong mga user ang gagamit ng mga account. So, dito rin, no, sa domain natin, doon sa Active Directory natin na ginawa kanina. So, merong sa mga susunod na tutorial ay tuturuan ko kayo paano gumawa ng 100 user na kaya accommodate. No? 10 department natin sa 10 user. O, di meron ka ng 100. No? Ganon, no? Ganon ang mga natin. So, dahil eto na siya. So, ang kasunod natin ay yung DHCP scope na. No? So, gagawin na natin.
yun, nakikita ba? So, gagawin na natin, ha? So, kung mapapansin nyo, ayan. So, A, B, C, S, R, B. So, wala pa siya, ano? Then, yung ating IP address, so, yun, yung ating IP address. Okay? So, gawin na natin para at least nakita nyo nung actual. Okay, kanina, server manager, then roles, then add roles. Sabihin nyo kung mabilis, ha? Then, next. Then, Active Directory Domain Services. Then, next. Okay. Then, next. Then, install. Okay. So, dito sa pag-i-install, so medyo, ano siya, no? Medyo conforme doon sa ating ginagamit na computer. So, mas mabilis. So, pwede akong mag-close the wizard and launch the Active Directory Services dito. Or, pwede akong mag-type ng DC promo. So, yun siya. No, same lang din na process. Doon din siya pupunta. So, yun. Ipopromote natin yung ating domain controller. Then, next tayo. Then, next lang. Create a new domain in a new forest. Okay? Then, next. So, ano yung pangalan ng ano natin? Grocery natin? So, abc.grocery.local yung ginawa natin domain kanina, di ba? Then, next. So, good morning po kay Sir Marlon. Ayan. So, comment lang kayo, no, kung mabilis ang ating ginagawang tutorial na. So, okay. Forest functional level, Windows Server 2008 R2. Then, next. Okay. Then, next lang. Kasi naka-check na yung DNS server natin. Next. Then, tatanungin ka yan. Yes lang. So, yung database folder natin. Then, next lang tayo. Then, yung ating password. So, same lang din ginawa kong password doon sa ating domain. No? Then, next. Next, reboot on completion. So, nakikita ba? So, maliit ba? So, comment lang na para alam natin. So, yan. Nagagawa na siya ng ating domain. So, yung ginagawa natin is actual na mismo. No? Actual na pwede kang gumamit ng virtual box or pwede kang gumamit ng yung talagang ano
na talagang server. So, start tayo. So, yun. Ito na yung ginawa natin, no? abcgrocery.local. So, tingnan natin. So wait lang natin, no? So next week, ang tutorial natin, yung paglalagay naman ng DHCP server. Ayan. So paganda ng paganda yung ating tutorial. So ayan, applying computer settings na tayo. Then makikita nyo dyan yung ating domain na kung saan ay pwede na tayong makapag-save. Okay. So, applying computer settings. So, habang inaantay natin, so good morning po, no, sa lahat ng ating mga teacher ulit at mga estudyante o mga mag-aaral na nanonood ng ating tutorial. So, yun. So, matatakil din natin, no, habang inaantay natin yung pag-reboot. So, matatakil natin yung paglalagay nga ng account. Then, ano ba yung pagkakaiba nung pag nag-login yung computer, nag-login yung user, then yung group, no? Then another topic natin sa DHCP, yung scope natin. Then remote desktop. Tapos yung sa huli, ang gagawin natin, lahat ng magla-login sa network na PC ay bibigyan niya ng wallpaper. So, na hindi lang basta kung ano-anong wallpaper ang nandoon sa kanyang computer, kung hindi yung wallpaper mismo ng company, no? Dahil naka-login doon sa ating server. So hindi niya pa pwede mapalitan. Once na nag-login ka sa server, automatic, no? Mabibigyan kanya ng wallpaper. So, ayan na yung ating server na ABC. Then, si administrator. So, ikaw yun, na. Then, password natin. So, ayun na siya. No? So, full name niya, ABC, SRB, and grocery.local. So, ayun na yung ating domain. Okay? So, nasundan ba siya? So, okay? So, ayun, nagawa na natin yung ating domain, no? Next week, ang gagawin naman natin, so maglalagay tayo ng scope o dun sa ating DHCP server. So, quiz time, no? So, ang tanong sa number one,
is a server role in Active Directory that allow admin to manage and store information about resources from as network as well as application data in a distributed database. So letter A, DHCP server, letter B, ADDS, or letter C, print server. So comment ko lang yung sagot nyo kung may natutunan sa atin na ginawa natin yung tutorial kanina. So sa ating mga server role. Okay, ang sagot niyan ay letter B, ADDS. So ang trabaho niyan ay, ayun nga, ay manage yung ating mga account. So mag-store siya ng information na yung resources. Okay, question number 2 natin. Is a network server that automatically provides an assigned IP address, default gateways, and other network parameters to client devices. So letter A, DHCP server ba siya? Letter B, ADDS ba siya? Or letter C, print server ba siya? Okay. So yun, may sagot si Ma'am Nicole. So sagot niya kanina yon, letter A, ang sagot ni Ma'am Angela. Good morning po. Good morning po, Ma'am Nicole. Good morning po, Ma'am Nina. So DHCP server po ang sagot doon sa ating question number 2. So question number 3 natin. So ayun. So nakita na. It's a device that allows you to share printer with multiple computers. So hindi ko siya natanggal, no? So maybe a standalone adapter or maybe integrated with a printer or a router. So nakita niyo na yung sagot kanina, no? So pinaliwanag ko kanina yan na kung saan yung ating printer ay kahit sino ang kahit sino na user ay makakapag-print. So ang sagot sa kanya ay print server. So yun, good morning, Sir Neil. Yan. Okay? So yun. So next week, so DHCP server, so papahapyawan na natin, no, paano siya ginagawa. So 192.168.1.5 ang gagawin natin, then 192.168.1.100 ang ating start and end. Then yung ating subnet mask na 255.255.255.0. So ito na yun, no? So lalagyan natin. So once na kumunit to number 1, bibigyan na siya ng IP address na 1.5. Then 255.255.0. Then default gateway dot 1.1. Hindi na ikaw yung magta-type, no? So ganun din si PC number 2, PC number 3. So automatic. So automatic nang siya rin maglalagay, then mag-uumpisa yung bibigay niya sa yung number o yung ating start ng ating scope ay .5. So hindi ko na kailangan pumunta pa ng network connection, maglagay ng IP address na 192.168.1.5, then default gateway up. Subnet mask 255.255.0, default gateway 192.168.1.1, then ganun din sa kabila, ganun din sa kabila, ganun din sa kabila. So aabutin ka na maghapon dyan, no? So magugulat kayo pag paano ang ganun lang pala binigyan ng server ng IP address. No, hindi na ako maglalagay ng IP address. Kung hindi, once na kinonek ko kay server, automatic na i-co-connect niya na o bibigyan niya na ako ng IP address. No? Then, so matatakil natin yung sinasabi ko na 100 user. So, ang dami. No? Ang dami nating user. So, pwedeng, ano na, no? Pwede na tayong unti-unti kung may natutunan na tayo. So, makakapag-set na tayo ng medyo makakabisa na natin, no, kung paano siya ginagawa o naiintindihan na natin. So nga pala, no, so pwede tayong mag-download ng kung sino mag-practice, virtual box, then
download lang kayo ng Windows Server 2008 R2 para ma-practice nyo yung ginagawa natin. So, ang kagandahan sa VirtualBox is katulad siya ng actual na paggagawa ng server. So, wala tayong physical machine dahil nagka-problema rin sa school. So, sa VirtualBox, doon tayo nagawa. Para same thing lang, same thing. No? Kung paano ginawa ng actual, eh, pwedeng gawin sa VirtualBox. At least, the practice natin. So, ayun, no? So, good morning kay Sir Jeffrey. So, ayun. So, ito yung ating VirtualBox. No? Na pwede ka makapag-practice. Then, next natin, same thing lang din, no? So, ayun. Mag-a-add lang ulit tayo ng roles, then DHCP server. So, sa next topic natin. So, okay ba? May question ba? So, ayun. Muli. No? Abangan nyo ako every Friday from 9:40 to 10:20. So, I am Tutor Lon from SDO Bataan. So, ito yung aking mga kasama, Tutor Pau, Tutor Dream, Tutor Bell, and I'm Tutor Lon. So, yun. So, comment and suggestion. So, yun. Yung ating feedback form. Yan. Thank you. Up next, so, si Tutor Pau. So, thank you very much. So, God bless po.